mga batang Bimo! Di ba ang saya-saya magbilang at maganap ng kung ano-anong bagay? Ngayon naman ay tsak na meron tayong mapupulot na aral sa Storytime with Zach! Hi mga batang Bimo! Hi! Ako nga pala si Kuya Gino. Ako si Ate Maricar. At eto si Zach! So ngayon meron tayong bagong kwento. So ito naman, tungkol sa kwento ni... A Book of Puchku. Puchku. Alam mo yun? Kaya ta, baby, no? Tingnan natin, ha? Ano kayang palabas to? Basahin natin, no? Ayan, yung story niya. Puchku, have a bath. Sabi nung mom niya sa kanya. Puchku, eat your food. Pero si Puchku, lagi lang siya nagbabasa ng book. Mahilig ka ba magbasa hindi ng book? Hindi siya naliligo, hindi siya kumakain. Nagbabasa lang ng book. Lagi lang nagbabasa ng book, baby. Tingnan natin, ganun din ba kayo, mga batang Bibo? Lagi rin kayo nagbabasa ng book? Tingnan natin kung pareho ni Puchku, ha? Puchku, go to class! Nagbabasa pa rin ng book? Puchku, get on the bus! Nagbabasa pa rin ng book? E paano mo madapa? Puchku, do your homework! E paano mo ngayon gagawin yung homework? E paano naman, mami, kung yung homework, e magbasa ng book? Di ba? O, di ba, ganun tayo, nagbabasa rin tayo ng book. Ngayon, nagtaka ngayon ng mami ni Puchku. Where is Puchku? Saan kaya si Puchku? Ayun pala! Ando dun, mga batang Bibo! Nandun sa grass, baby! No? Nagtatago siya? Ni? Nag-hide sa mga grass. Puchku is busy. Puchku reads all the time. At home, in school, in the park, in bed. Page after page, book after book. One by one, she has read them all. Wow! Ganun ka rin, babe. Nahilig siya sa books, babe. Yeah, tama. Parang katulad sa zoo. Tama. Yeah, translation ng mga bata, mahilig daw siya magbasa ng books sa zoo. Okay. Diba? So sabi sa kanya, "Why are you always reading, Puchku?" Ask Boltu. So si Boltu siya yung friend ni Puchku, baby. Tapos may pumunta rin isa pang bata. Come! Watch your cartoon instead. Doot lang naman yun ang sabi sa kanya. Pero kasi, ayaw din yan. Sabi ni Puchku ngayon, but books are so much fun. Look, you see a circle and this straight line. Push it in, pull that out, and it becomes a letter. Yeah. So when you line up the letters and you have a word, right? Words can be wise, words can be funny, words can be sad, and words can be sunny. Oh. Sabi dito, but today, Puchku is in a fix. She has run out of books to read. All the books that she could reach in the library, she's read from chapters 1 to the end. Oh no, that's a problem. Ubus na yung books. Mga batang Bibo, naubusan ng books si Puchku. Paano kaya yan? So what's next, babe? What do you think? What will I do? No more books to read! Wails Puchku. Oh, man. And look at that. How many books have she read? Ang dami na. Kayong mga bata, marami na rin ba kayo nabasang books? Grabe naman itong si Puchku. Okay, tingnan natin, mami, yung sunod. Wait! What's that over there? Babe! May nakita si Puchku. May books sa taas. Puchku looks up and sees not just one, not two, but three more shelves full of books. More books! Puchku whispers in delight. How about chairs and tables in the room? Pwede rin. You can stack it up, right? Right? Mga batang Bibo. So, example, ito yung chairs and tables, right? So, stack up ni Puchku. Ito si Puchku. Pwede siyang pumanik, no? Para maabot niya yung books. Pwede rin, no? Pwede. Sige, tingnan natin. Ano pa ba? It would be really helpful. May monkey na naman. It's to have a giraffe at hand. Even a monkey or both. So, pwede rin pag may giraffe, papaabot na lang niya yung books. O kaya, may monkey, whoops! Right? Puni na lang ng monkey, remember, babe, remember yung hini story a few weeks ago? Matangkad. Yung giraffe, matangkad, di ba? Right, mga batang Bibo, if you watch that. Tapos yung monkey naman, they pretty much can climb and jump all over the place. So, pwede rin, no, babe? No? Puchku has okay. a plan. Okay, this she is good. She calls Boltu and Dudla for help. Wow. As she quiets as they can, they climb on top of each other. I guess so, ganyan, baby, ganyan ang ginawa. You're heavy! Boltu, you're so heavy! You're heavy! Told you not to eat the last rascula. Man. It's not me, Boltu kisses.
It's Puchku! Mabigat na si Puchku. Almost there, Puchku. Almost there, but almost then... But then... It all goes wrong. Oh, no, man. No. Oh, man. Maybe, yeah. Bunod! Oh, man. Naiwan siya dun sa taas. Oh. Kasi inabot niya yung taas, oh, nahulog siya, wala siya kasi chair. Okay. So may dumating na grown up, baby. May grown up. What is happening here? It's this the very tall librarian. She puts Puchku down. Bolto and Toddler run away. Puchku looks up, sadly, at the book she almost had in her hand. Can I help? Said the very tall librarian. Alam mo yung tall librarian, baby? Sobrang tangkad doon. Imagine mo, baby, yung CN Tower. Right? Mga batang bibo, sobrang tangkad noon eh. Yung CN Tower, babe? Yung nag-up and down? Merong ganung katangkad na librarian. Imagine that. Mm-hmm. Right? Lahat ng books, kaya niyo mabuti, babe. Right yung sa heaven. Yun. I was trying to climb the bookshelf, sabi niya. Yeah, inaakit niya kasi eh. Ito po, tingnan mo na dito siya ulit. Yun siya, babe. I have run out of books to read, says Puchku, sadly. More. Balik tayo dito, May. Kasi nung bumagsak si Puchku, dumating ngayon yung, they call it the very tall librarian. So, kinuha niya si Puchku, tapos tumakbo yung friends ni Puchku, and then, sabi ng tall librarian, can I help? Right? You're short, I'm tall, can I help? Right? Diba? So maybe she can help, sabi niya. But is Puchku listening? No, she's not. Of course not. She is inside her book, like she's always been, right? I know. She's always inside her book through a circle and a line and a letter and a word and another word and another sentence and another sentence and another sentence. That's a story, babe. Right? That's what makes a story. Because Puchku has another new book. Meron na ulit siyang binabasa, kaya wala na siyang pakialam. So, nice. Di ba madalas pag nakikinig ka rin ng book, wala ka nang ibang nadidinig. Oo nga. Yung story na lang, di ba? You love stories. Book, minsan iPad. Yeah. You love stories. Yeah. Yun. That was nice. Kayo mga batang bibo, nag-enjoy kayo sa story natin today? Ikaw, nag-enjoy ka? Oh, yes. I know si Zach nag-enjoy ka at kami rin nag-enjoy kami today sa binasa nating story. And I hope you guys enjoyed also. Thank you for watching our show today. And this is Storytime with Zach. That's Zach. I'm Kuya Gino. I'm Ate Mary Carr. And see you again next time. Bye! Bye! Yay! Bugtong! Bugtong! Hulaan natin ang iba't ibang bugtong. Tayo'y gumamit ng ating imahinasyon para alamin, sagutin, at ibahagi sa ating mga batang bibo. Ako nga pala si Kuya Cubs at nandito tayo sa teatro. Hindi lang isa, kundi dalawa. Dalawang bugtong ang matututunan natin ngayon. Unang bugtong. Naligo ang kapitan, hindi nabasa ang tiyan. Ano kaya ito, mga batang bibo? Isipin nating maigi. Aha! Kung ang sagot nyo ay bangka, tama ang hula nyo. Bangka. Oo nga naman, hindi nababasa ang loob ng bangka pag nasa tubig. Pangalawang bugtong. Nang hatakin ko ang baging, nagkagulo ang mga matsing. Ano kaya ang pwedeng hilahin at magkakagulo ang mga matsing? Ano kaya ang sagot? Aha! Alam ko na! Ang sagot ay kampana! Tama kayo kung yun ang hula nyo. Kampana! Oo nga naman, pag hinila mo ang lubid, magkakaroon ng malakas na ingay. O ayan mga batang bibo, sana may natutunan kayo. Ako nga pala si Kuya Cubs at nagsasabi ng... Paalam! At dyan nag-end
nagtatapos ang ating programa para sa araw nito, mga bata. Sana ay marami kayong natutunan at higit lahat ay nag-enjoy kayo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo dito lang sa Batang Bibo.